Tama kaya itong desisyon ng team ng Los Angeles Lakers patungkol nga sa kanilang magiging point guard of the future? Pero bago natin yan pag-usapan ay ito muna ang former point guard din ng LA Lakers na currently point guard ng Clippers na si Russell Westbrook. Dahil mga idol, ito nga si Russell Westbrook is a positive 42 nga sa kanyang plus minus sa last 5 games niya nga bilang isang Clippers player. Ibig sabihin mga idol, kapag si Westbrook ay nasa court ay natutulungan niya ngang manalo ang LA Clippers. At ang record nga nila sa last 5 games ay 4-1 and currently meron silang 4-game winning streak. Yan ay matapos ng 0-4 start na ito ni Westbrook sa kanyang ngang Clippers team. Ngayon nga ay na-turn around na nila ang kanilang season and is currently number 5 nga dito sa ating Western Conference, 1 game behind lamang sa number 4 seed. So mga idol, parang nakita na ni Coach Tyronn Lue ang formula para nga kay Russell Westbrook para maging effective siya dito nga sa kanyang bagong team. At mga idol, ang aking napansin sa panonood kay Russell Westbrook is that he doesn't finish mga idol in the fourth quarters. Talaga naman mga idol, binabangko nga siya neto ni Coach Tyronn Lue pagdating na sa fourth quarter sa huling mga minuto. Pinaglalaro lang siya mga idol sa first to first part ng fourth quarter. And then pag clutch time na ay pinaupo na itong si Russ. Kaya naman meron sila ngayong 4-game winning streak. At ang maganda dito mga idol ay ina-accept naman ito ni Russell Westbrook ang kanyang bagong role dito nga sa team ng Clippers. At mga idol, ang statistics nga neto ni Russ sa kanyang last 5 games ay 13 points, 6.6 assists and 4.6 rebounds. At mga idol, bumaba nga rin ang kanyang minutes per game na ngayon ay nag-average na lamang siya ng 28 to 29 minutes per game dito nga sa Clippers, samantalang sa Lakers ay umaabot nga ito sa 34 to 35 minutes per game. So significant ang nawala sa mga minuto sa paglalaro ni Russell Westbrook dito nga sa kanyang bagong team, pero it is resulting naman to W's sa panalo nga ng kanyang bagong team na Clippers. So I think happy na rin dyan itong si Russell Westbrook. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang pinaplano ng team ng Los Angeles Lakers para nga sa kanilang point guard of the future. And I think alam nyo naman na ang balitang ito na ang team nga daw ng Lakers are not expected to pursue Kyrie Irving in the offseason. Sabi niya, LA has very strong interest in re-signing D'Angelo Russell. And for me personally, para sa aking sariling opinion ng mga idol ay ito nga ay napakagandang move para nga sa team ng LA Lakers. Nang dahil na rin sa marami kong sinabi mga idol na dahilan na kung kukunin nila itong si Kyrie Irving this offseason, ipe-pursue nila ay mauubos nga ang kanilang cap space, ang kanilang pera para mag-sign pa nga ng very solid at talaga namang makakatulong na role players dahil gusto ni Kyrie Irving ng max contract na 45 to 50 million a year mga idol. Ito namang si D'Angelo Russell ay hindi naman ganoon kalakihan ang kontrata na nagre-range nga daw from 23 to 26 million per year. At talaga namang napakalayo nga niyan mula kay Kyrie Irving at sa kanyang hinihingi na halos 45 plus million per year. At ayon pa nga dito sa report ni Jovan Buha na ito nga daw Lakers organization ay gustong i-run it back ang kanilang current roster ngayon. They've done a lot of winning nga daw without LeBron James. That's something that's kind of been under discussed. Yung mga non-LeBron minutes nga daw ay always an issue na sa team ng Lakers. Meaning, kapag wala nga si LeBron James sa court ay parang nga ang team ng Lakers this past few years. Pero ngayon ngang Lakers team ngayong season after the trade ay ibang-iba na ang storya. Kahit wala nga si LeBron James sa court at naglalaro, ang team ng Los Angeles Lakers is thriving mga idol and winning games, which is ang matagal nang gusto mangyari ng team ng LA Lakers since unang sumali itong si LeBron. Kaya naman ngayon, maintindihan natin na kung bakit ang puso nga ng team ng LA Lakers is leaning towards D'Angelo Russell and running this team back for another season. Dahil ito nga ang kanilang sitwasyon ngayon sa team ng LA Lakers this season ay ang kanilang pinapangarap matagal lang ang panahon. Anyways mga idol, kung kayo ang tatanungin, mas pabor ba kayo sa pagre-resign kay D'Angelo Russell o dapat i-pursue ng Lakers si Kyrie Irving this offseason? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.